pag sinabing isa, ikaw ay sundalo ng Diyos at ikaw ay nasa gitna ng laban, isa sa mga critical na pag-uugali ng isang sundalo ay ano? Alam niyo kung ano? Matapang, malakas, hindi. Madaling magising. Hindi ka pwedeng tutulog-tulog. Madaling magising pag may atake. Hindi po pwedeng tutulog-tulog ang mga sundalo. Kasi maagawan ka ng armas o baka mabaril ka ng walang kalaban-laban kasi mababaw ang tulog mo. Dapat isa matalang. Oo. Alam niyo po, magtanong po kayo sa lahat ng sundalo, lalo-lalo na po yung mga scout rangers. Isa po sa kailangan nilang skill is mababaw lang tulog nila. Hindi sila pwedeng malalim matulog, kundi patay sila. Tayo rin mga Kristiyano, ganun din po, hindi tayo pwedeng tutulog-tulog. Maka-atake po tayo ng kaaway. Hindi ko po kayo pinariringgan. Kung kayo po inaantok sa oras na ito. Walang personal line. Wala ko lang. Spirit the wheel. Siguro sabi ng kaaway, naniisip at ang mga to. Naalala ko, sa weekday, kakain ka. So kumakain ako at may pasok ng araw na yun. So nang kain ko talagang pinasandaan ako ni Rosel ng pagkain. Pag kumakain ko ako nawakan ko yung kamay niya. Tinignan ko siya sa mata, sabi ko. Hi baby. Sabi ko ayoko nang umalis ng bahay. Wow. At gusto ko parang dito na lang. Makapiling kita sa bahay. No? Bigla akong binitaw yung kamay niya, tumayo ako. Oh, sabi ni Missy, sabi, saan pumunta? Kailangan mo nga pala magtrabaho kasi dami kong bayarin. Work is a necessary evil, no? Naniniwala ba kayo? Kahapon, nakalib ako eh. Kahapon, nakalib po ako eh. Pero habang nakalib ako, nagtatrabaho ko hanggang alas 7 ng gabi. Sabi sa akin, Rosel, nakalib yarn. No? Work is a necessary evil. Sabi niya, nagtatrabaho. Eh, nakalib ka. Sabi ko, sisihin mo ang ating ninuno, si Adam. Dahil nagkamali siya, nagkasala siya, kaya kita mo, nagtatrabaho ko ngayon. Yung mga amo ko, expectant siya na ginagawa ko yung trabaho ko, no? Talagang mabigat. Di niya alam, may mas mataas akong amo, yung asawa ko. Actually, ang role niya ay HR. No? Matindi yan. Minsan, pag tinawag ako niyan, ganito, pag-uusapan tayo. Nakakaba yun, pag tinawag ng HR ng ganun, di ba? Ang matindi nung, pag nagkaroon kami ng pagtatalo, alam ko, nung gabi na yun, terminated na ako. Pero kinabukasan, empleyado pa rin pala ako. So, pinapasaya ko lang po tayo sapagkat ang ating pag-uusapan ay tungkol sa mga kasamaan. Pwede, ba't manini-schedule yung mga ganitong malulupit na mga tao? Pag magandang topic, kila Kuya Ronald ah. Medyo critical sa akin ang kumita. Si Yahweh at ang kasamaan. Work is a necessary evil. Yan yung lagi kong nasesense kasi awa ng Diyos, hindi naman tayo dumadaan sa matitinding trahedya, baha o mga sunog. Ang mga parang masama na sa atin, mga nangyayaring mabibigat sa trabaho, no? Yung inaapi-api ka ng amo mo, yung mga kasamaan mong pasaway. Minsan, yan lang yung parang nararamdaman nating necessary evil, pero hindi lang po pala yan. May mga tanong na nangangailangan po ng tugon. Unang tanong, kung ang Diyos ang may likha ng lahat, nilikha rin ba niya ang masama at ang kasamaan? Magandang tanungin po yan, no? Kasi this world has full of atheists. Isa sa mga pinakamalaking argumento nila yan, mga hindi naniniwala sa Diyos. Ang pinakamalaki nilang argumento, kung Diyos ang may likha ng mabuti ay ng lahat, di siya rin ang may likha ng kasamaan. Mahirap sagutin yan. Alamin natin yan. Sunod, may mga tanong din na, siya ba ang nag-utos sa ahas? Natuksuhin ang tao at sa gayon ay mahulog ito sa pagsuway? Biruin mo, parang naglagay agad ang Diyos ng tinatawag na provision para tiyak na bumagsak si Eva at Adan. Totoo kaya yun? Yun kaya yung ibig sabihin ng ahas sa loob ng garden? At sunod, kung itinakda niya ang lahat ng tao na mabuti at ang ilan naman ay maging masama, kung siya ang nagtatakda nito, siya yung namimili kung sino yung maliligtas at di maliligtas, di ang tanong, ano ang karapatan niya hatulan ang mga tao dahil siya naman ay may likha noon? Magandang tanungin din yan. At sa kahuli-hulihan, bakit nagaganap ang mga masasamang pangyayari sa buhay ng mga tao? Sa araw na ito, pag-uusapan po natin ang katanungan na
si Yahweh at ang kasamaan. Nilikha ba ni Yahweh ang kasamaan? Una, hindi niya nilikha ang kasamaan. Hindi po nagmumula kay Yahweh ang kasamaan. Sabi sa Genesis 1:26-31, basahin po natin sabay-sabay. Ready? Go! Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Sinabi ng Diyos, lalalangin natin ang tao sa ating larawan. Ayon sa ating wangis, at magkakaroon sila ng pamamahala sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa hipakawid, sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, at ito ay napakabuti. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ika-anim na araw. In the beginning, everything was perfect. When God created, when God worked in the first six days, na kung saan nilikha niya ang dilim at liwanag, nilikha niya ang mga buwan at mga araw, ang mga bituin, nang nilikha niya po ang langit at lupa, nilikha niya mga ibon at mga hayop sa karagatan at sa lupa, nilikha niya rin sa kahuli-hulihan si Eva at Adan, lahat po ay perfecto. At maliban po doon, pansinin natin, ang Diyos ang creator. At siya rin po ang nag-approve. No? Siya po yung may likha, siya rin po yung nagsabi na maganda yung gawa niya, at siya po ang unang benefactor. Siya yung unang nag-enjoy sa lahat ng nilikha niya. Therefore, you can surmise, ang lahat ng ginawa talaga ng Diyos is para sa kanyang kagaligayahan, sa kanyang ikaluluwalhati. Lahat po ng nilikha ng Diyos para magpasaya sa Kanya, magbigay sa Kanya ng kagalakan. And He approves everything He created. In the first six days, in the first days of creation, everything was perfect. In fact, sabi dito sa Genesis 1:31, at nakita ng Diyos ang lahat ng Kanyang nilikha, at narito, napakabuti. At nagkaroon ng umaga at ng ika-anim na araw. In other words, up to the sixth day, everything was so perfect. Nilikha po ng Diyos ang lahat po ng mga bagay. Sabi nga po dito, ang langit at lupa, ang lahat ng nilikha ay mabuti. In fact, ang mga hayop, they're so perfect, it reflects His kind of perfection. Si Eva at Adan, they're perfect, they're only knowledgeable of good. They're only capable of good, which is the mirror of God. No? God gave them leadership, which is God is a leader. God gave them the power to create and to build and to plant. Ganon din si God. Lahat po ng nilikha ng Diyos is a reflection of Himself. Lahat po ng mga nangyayari po noong unang araw, perfecto, mabuti lahat. Sunod, ang mga Elohim sa ikalawa at ikatlong langit ay mabuti. Ayan, pinaghalo-halo ko na ituro ng dalawang Ronald, ha? Yung ibang Diyos at ang tatlong apat na langit. Pinaghalo-halo ko na one sentence. Sabi po dito, ang mga Elohim, nung mga unang panahon na yon, lahat sila ay mabuti. Gusto ko pong i-challenge po tayo na isipin natin na sino ba ang kausap ng Diyos dito sa verse na ito. Genesis 1:26a, sabi dito, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, ligayin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Have we ever asked and paused, sino kausap ni God dito? If God is the creator of heaven and earth, who was He talking to? Nakuha po ba natin? Natanong po ba natin to? I believe, at ito po yung mga tinuturo rin naman po ng ating mga kapastoran, na ang kausap po niya dito ay mga Elohim, heavenly beings. Hindi natin pinipinpoint kung ito po yung Trinity, hindi po natin pinipinpoint na ito yung Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, pero tiyakan, ito po ay heavenly beings. Sabi ng Diyos dito, likhain natin. Parang ganito. Halimbawa, sinabi ko kay MY, anak, magluluto tayo ng pancake. Pero sa luto ako, nagluluto. Makikinood lang sa MY. Tama po ba? Pag sinabi ni God dito, likhain natin, maybe He doesn't necessarily mean na kasama sila, nakikisangkap sila sa paggawa. Yet, God is a God who is a creator. Ito po yung ini-ehemplo niya, minimirror niya po sa lahat ng mga Elohim. Therefore, kagaya ng tinuturo nila Kuya Ronald noong nakaraan, itong mga Elohim na to, they were really created to be a mirror of God, a reflector of God, an imager of God. They should have been doing the works of God. Kaya kaso nga lang ng mga tinuro ng mga nakaraan,
sila nga po ay nagkaroon ng sarili nilang desisyon at sila po ay nagkaroon ng sarili nilang pagre-rebellion sapagkat sila po ay merong tinatawag na free will. Meron silang sariling pagpapasya. In this time of moment, kagaya ng mga Elohim, sina Eva at Adan ay mabuting o perpekto. Pansinin natin sa Genesis 1:27. Ito, this will clear everything, ha? Nilalang nga ng Diyos ang tao. O sino nga ang ultimately naglilang? Diyos. Nakuha po ba natin? Although I told MY that we will make pancake, in the end, I'm the one who really made the pancake. Pinagka nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at babae. Malinaw na malinaw po, no? Yung mga Elohim are an image of God at ang lahat ng tao, babae at lalaki, they are an image of God. Dapat po makikita sa kanila ang ehemplo ng Diyos. Makikita sa kanila yung quality, characters ni God. In the beginning, everything was perfect. Therefore, pwede natin sabihin, nung nilikha pala ang langit at lupa, walang masama. Walang kasalanan. Walang mayroong tendency na gumawa ng mali. Walang nakakaalam ng mali. Pero saan ang galing ang kasamaan? Anong point in time, in the timeline of full eternity, nagsimula ang kasamaan? Sabi dito, ngunit kung ang lahat ng mabuti, ng kanyang ligayin ang lahat, ang langit at lupa, ang lahat ng tao at mga Elohim, saan at paano nagsimula ang kasamaan sa mundo? I want to ask you, sa lahat ng panahon na pagbabasa niyo ng Biblia, what do you think was the first sin? Sin of? Ninong particular na personality ang nagkasala? Yan, di ba? Si Eva at si Adan. Alamin natin kung yan nga po yung tamang sagot. Sabi dito, hindi ko na po babasahin sapagkat mahaba, pero kung bubuksan niyo po yung Biblia niyo, may isang kwento. Si Propeta Ezekiel ay nangangaral po sa mga hari ng Tyre at ng Sidon. Yung isang hari doon, binabanggit niya, si Propeta Ezekiel ay nangaral tungkol sa mga makapangyarihang hari na si Haring Hiram ng Tyre. Sobrang makapangyarihan nito, mga kapatid. Siya po ay hari sa panahon noon na kasabayan niya po, kakontemporary niya, si David at si Solomon. In fact, siya po yung nagpatayo ng mga cedar na mga logs sa bahay po ni David. Ganun kapakapang makapangyarihan to. Taga Lebanon po siya. In fact, pag pumuntok po kayo ng Lebanon, isa sa mga kinikilalang mga ancient heroes ng Lebanon ay itong si Hiram. At maliban pa po dito, siya ay umaman at naging makapangyarihan. Biruin mo, nakipag-tie up siya kay Solomon. Pinakamang matalino, mayamang hari ng kapanahon na yon. Kaya nagkaroon siya ng matibay na trade route. Madali siya nakikipag-transaksyon sa mga iba-ibang bansa. Ngunit sa sobrang kapangyarihan at kayamanan na tinanggap niya, umakyat yung yaman sa ulo. Ano nangyari dito sa physical o taong ito? Sabi dito, hindi tinuring niya na ang lahat ng nangyayaring magaganda sa kanya ay dahil sa sarili niya. Hindi niya binigyan ng credit ang Diyos. Hindi niya kinikilala na ang Diyos na ang pinagmumula ng magagandang bagay sa kanyang buhay. Siya ay naging palalo. Hinatulan siya ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel na parurusahan sa pamamagitan ng pagbagsak ng kanyang kaharian. At hindi lang yun. Pagkamatay sa kamay ng mga mananakop. In fact, by following history, ang tumalo sa kanya ay si Alexander the Great. No? Itong si Haring Hiram na to. Ang pagmamataas at pride na ito ni Haring Hiram ay inilintulad ng Propeta Ezekiel sa isang Elohim na bumagsak. Dahil din sa kanyang pagiging palalo. Listen very well, ha? May dalawang, gamitin ko po ito, dalawang faksyon na naniniwala na ito ay hindi tungkol kay Satanas. May mga faksyon na nagsasabi ito ay tungkol talaga kay Haring Hiram ng Tyre. May dalawang faksyon. Pero pag binasa po natin yung mga verses dito, magugulat tayo na mayroon pong mga sinasabi dito na parang ito nga yung karakteristik ni Satanas. Pansinin natin. Ito medyo mahaba, ha? Dahan-dahanin natin. Ezekiel 28:11-19, nasa Eden kapanoon. Kung si Haring Tyre po ito ng Hiram, wala siya sa Eden, hindi siya to.
Kasi yung unang bahagi ng verse na binanggit ko, pag binuksan niyo po yung Bible niyo, binabanggit yung mga kayabangan, pagmamataas ng haring ng Tyre. In fact, sa Bible, tawag sa kanya, Prince of Tyre. Pero pagdating sa panahon, tawag sa kanya, King of Tyre. Noong ikaw ay nasa Eden, sa halaman ng Diyos, sino kaya itong nasa Eden? Papalamutian ka ng sari-saring mamahaling bato, gaya ng ruby, topaz, esmeralda, rosalito, onyx, jasper, sapiro, turquoise at beryl. Napalamutian ka din ng ginto at inihanda ito para sa iyo nung araw na ikaw ay ipanganak, kapanganakan mo, biruin mo. Nung ito daw, binabanggit na tao na ito or personalidad na ito, talagang sobrang ningning niya. Siya po ay nasa gitna ng Eden at siya po ay nilikha na puno-puno ng ginto ang kanyang katawan. Hinirang kita bilang kirubin. Kung ito po ay si Haring Hiram, ang pinag-uusapan dito, hindi pwede maging kerubin to. Hindi po ba? Sabi, itong kerubin daw po na ito ay nagbabantay sa banal na bundok. Lumalakad ka pa sa gitna ng nagniningning na bato. Walang mapipintas sa pamumuhay mo. You were blameless in all your ways. Mula ng isilang ka hanggang sa maisipan mong gumawa ng masama. I have asked until now I'm still studying about free will. Pero tong verse na to medyo nagbibigay na sa akin ng linaw. When does perfection end? Natanong niyo ba yun? Kung perfecto tong mga ito, kailan natapos yung perfection nila? If you do not apply the teaching and the topic of free will, hindi mo mauunawaan na yung perfection ay natapos nung sila ay nag-decision na sila ay magkaroon ng salansang sa utos ng Diyos. Dito natin makikita na ito daw si Hiram, siya daw po ay tao. Pero nung binanggit niya po itong mga karakteristik na to, he is talking about an Elohim. Isang Elohim ang kausap niya dito. Kaya may mga parte ng mga nagtuturo na nagsasabi, ay talagang si Hiram, pero may mga nagsasabi, hindi, yan yung si Satan at na-influensahan niya si Hiram. Or, meron din akong teorya. Ang mga Israelita po, hindi sila nagsasalita ng laban sa mga heavenly beings, sa mga Elohim. Knowing Israelites, hindi nga nila matawag yung word na Yahweh. Hindi sila nagsasalita ng mga pabalang na salita pag mga heavenly beings. Kaya hindi ito direktang sinalita ni propeta laban sa mga Elohim na ito. Nung si Ezekiel ay nangangaral, hindi niya sinabing, ikaw si Satanas, ganito ka, pinarusahan ka ng Diyos. Why? Even Archangel Michael, nagkaroon sila ng konfrontasyon ni Satanas. Pinagtalunan nila kung katawan to ni Moises o hindi. No? Sabi niya ang Archangel Michael, imbis na sabihin niya na si Satanas ay sinungaling ka, mali ang pagkakaunawa mo, ang sinabi na lang ni Archangel Michael sa kanya, parusahan ka nawa ng Diyos. Ang mga Israelita noong panahon na to, at sa panahon na natin, gusto nating maintindihan na sila po ay maingat pag mga heavenly beings ang pinag-uusapan. Kaya itong propetang ito, parang nagpasaring ba siya? Parang nagparinig ba siya kay Satanas? No? Ito po yung patunay, isang parang proof na ito po ay pinagmulan ng kasamaan. Ito pong Elohim na ito. Sunod, ano pa ang mga verses na nagtuturo tungkol sa mga Elohim na ito? May isang verse Isaiah 14:13-14. Pansinin niyo yung mga words ha. Hindi ba sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit? Sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos. Ilalagay ko ang aking trono. Uupo ako sa ibabaw ng bundok na tagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap. Papantayan ko ang kataas-taasan. I will be like the Almighty. This is an Elohim. But the prophet Isaiah doesn't necessarily directly say this is Lucifer. Sapagkat ang kultura ng mga Israelita, maingat sila sa Elohim, ayaw nilang magkamali, takot sila. Kaya ito ay parang gamitin natin Middle Eastern way of being courteous. Hindi nila direct ang sinasabi, itong ugali mo, Satanas, hindi. Kaya tayo, mag-ingat po tayo bilang Kristiyano, no? Kung ang mga Hudyo ay maingat silang magsalita, magparatang, may mga Kristiyano, pag naumpog lang, in Jesus' name, mais ka, lahat pinapalayas, no? Hindi po sila mga barkada, mga tropa lang, mga makakapangyarihang mga nilalang po ito. Huwag po tayong nakikipagbiruan. I'll tell you a story. May ba kayo story? Ito na naman ako eh. Nung ako ay batang Kristiyano, ako po yung membro ng Dawn Watch. Dawn Watch means kimigising na madaling araw, nagdadasal. Ay, grabe po kami. Talagang
nakikipag-warfare po kami at sa totoo, nakikipag-gera po kami sa mga kahit taas-taasan, binubulabog po namin yung mga pansasamang espiritu, pati kapit-bahay namin, sa ingay namin. At alam niyo po, lagi kami nakikipag-away sa mga espiritu ng mga batang Kristiyano po ako. Naalala ko pag may mga natawag kaming Ghostbuster sa lugar namin sa Dandan. Kasi pag may mga nasasapian ng masamang espiritu, yung pastor namin tinatawag, tapos kami yung mga nakasunod. Mga tagahawak sa mga nasasapian. Ganun kami, kainit mo. Alam niyo po, sa totoo, talaga ginatihan din kami ng kaaway. Marami pong mga pangit na nangyari sa amin. Kaming lahat, ha, na miyembro ng grupo na yun. Kaya hindi ka dapat nakikipagbiruan sa kaaway. Talagang buhay sila. Nag-i-exist sila, hindi sila binibiro. Hindi ka parang sasalita lang ng bara-bara. Sila ay may kapangyarihan. At pag hiningi sila ng Diyos, ayo, sige, pwede ko bang subukan yan si Michael? Baka pagbigyan sila ng Diyos. Nakuha po ba natin? Mag-ingat po tayo. Huwag tayo magsasalita ng pabalang sa mga Elohim na ito. Sa mga heavenly beings na ito. Ito po yung totoo kwento. Hindi ko nakikwento kung anong mga nangyari sa akin. Baka magkaiyakan pa tayo. Ngunit, ano, itong mga verses na ito, ito yung 5 IMs of Lucifer. 5 IMs. Bilo mo yung pagmamalaki niya. Darating ang oras, papantayan ko ang kataas-taasan. Diba? Sabi dito, yung verse nga na ito, binasa ko po ito, yung ilalagay ko ang trono ko. Talagang naramdaman niya na halos kapantay niya na ang Diyos. Siya yung langaw na umapak sa kalabaw. At sinabi niya, see, mas matangkad pa ako sa iyo. Nakukuha po ba natin? Sabi po dito, pag naunawaan mo na unang kasalanan ay hindi pala si Eva at Adan. Why? Hindi naman sinubok ng Diyos ang tao. Hindi niya po sinubok ang tao. Ang tunay na unang nagkasala po in the history of the Bible ay ito pong si Lucifer. Siya po ang kauna-unahang nagkasala. Dahil siya po ay nagkaroon po ng pagmamataas sa kanyang puso na siya po ay papantay sa Diyos. Pero yun mo, nalagyan lang ng konting luwalhati. Akala niya, kapantay niya na ang Diyos. Kasi pantay-pantay, Elohim eh. Guloy mo, during creation, inahayakin. Tara, gawa tayo ng tao. Oo, wow, ganyan ah. Gagawa ng tao. Diba? So, itong part na to, makikita natin na hindi sinubok ng Diyos ang tao, si Eva at Adan. Hindi niya po nilagay ang ahas para subukin si Eva at Adan. Sabi dito, kinuha ng Panginoon ng Diyos ang lalaki at nilagay sa halamanan. Pero yung mga sa sobrang pagmamahal ng Diyos, binigyan siya ng accommodation. Nilagay sa halamanan ng Eden upang ito'y kanyang bungkalin at ingatan. Binigyan ng job description. No? May trabaho. At ito pa yung matindi, mayroong package. Anong package? Malaya kang makakain mula sa lahat ng punong kahoy at ng halamanan. Nakuha niyo po ba yun? Pero mayroong out of scope. Ano yung out of scope? Lahat pwede mong kainin except maliban sa punong kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama. Dahil sa oras na ito ay yung kainin, sapagkat sa araw na ito yung kainin, ikaw ay mamamatay. In other words, at this very moment, Adam was not capable of doing bad or evil. He is perfect. In fact, this is a perfect world. Wala talagang mag-influensya sa kanya sa masama. Totoo po yun eh. Ang bata po, patirahin mo po sa tondo. Magugulat ka, magmumura yan. Hindi dahil palamura siya. Pero na-influensyahan siya. May mga bata po, exposed mo sa porn. Bata po ah, magkakaroon siya ng idea. Hindi niya po alam yan eh. Pero pag in-expose mo siya, matitrigger po yung human nature niya. Ang bata po, makakita po ng tatay na nagsisigarilyo at saka nagiinom. Ah, umantay ka lang po ng ilang panahon. Gagawin po nila. They were exposed. Pero ito walang reason para magkasala si Eva at Adan. They were living in a perfect world. And yet, there is a catch. At itong catch na to, hindi ko gustong sabihin na ang Diyos din na naglagay. Kundi, ito lang talaga yung limitasyon ng Diyos sa tao. Okay? Ang sabi niya, huwag kang kakain ng puno na magkakaroon ka ng kaalaman ng mabuti at masama. Kasi ang alam mo lang dapat mabuti. Kasi pag kumain ka, nang mabuti at masama, malalaman mo na ngayon ang masama. At totoo naman po, no? Pag ang anak po natin, sumubok na ng masama, yan ay simula ng kamatayan niya.
Pag sumama sa masamang barkada yan, morgue o kaya piyansa ang inaantay mo. Pag ang mga anak po natin exposed sa mga hindi maganda sa internet, umasa ka, may impluensya yan sa kanila. Kasi totoo po yan, pag ang taong inosente, na-expose po siya sa masama, nagkakaroon siya ng idea sa mga pwede niyang gawin. Kasi it's deep within. Nasa sa kanya yun, nasa sa loob niya. At pag nakita niyang eto pala yung mga pwede kong gawin, nagkakaroon siya ng kakayahang gumawa ng masama. Tuloy po natin, sino ba tong ahas sa Eden na to? Sino ba tong ahas sa Eden na to? Sabi dito, sa Revelation 12:9, itinapon ang dampuhalang dragon, biruin mo, no? Creation day, ahas. Pagdating ng kahuli-huli, ang dragon na. Napansin niyo ba yung transition? Okay, ano, may promotion ah. No? Ang matandang ahas na tinatawag na Diablo, Satanas, na nandadaya sa buong sanlibutan, itinapon siya sa lupa kasama ng lahat ng kanyang mga kampo. Ito pala yung ahas sa Eden. In other words, mga kuya at mga ate, para mas maunawaan po natin, when God created heaven and earth, pati ang Eden, may mga Elohim na sa paligid-ligid. At isa sa mga Elohim doon ay itong Elohim na si Satanas. At may mga nagsasabi sa pag-aaral, kasi pag tinanis mo po itong account kung saan pinarusahan ng Diyos yung ahas, nanatiling ahas siya eh, gumagapang. No? May nagsasabi, may mga grupo na nagsasabi na ay yung ahas ay parang sinapian. Sinapian ni Satanas. May mga nagsasabi naman, nag-shapeshifter si Satanas. Kaya nakakapagsalita. Pero pinakamalapit po natin pwedeng paniwalaan dito is ginamit ng kaaway yung ahas. Itong ahas po na ito ay nakapagsalita. Actually, dapat magulat ka eh, no? Kinakausap ka ng ahas, dapat magulat ka talaga, no? Siguro kung ako si Eva, ako'y magugulat. Kaya mo kausapin ka ng ahas. Kasi itong time po na ito, naniniwala po ako na lahat po ng hayop ay lumalapit po kila Eva Tadal. Kasi anong trabaho ni Eva Tadal? Mamahala. Isa sa mga trabaho niya ay pangalanan. So lahat ng hayop talaga nagpe-presenta sa kanila. Lumalapit ang lahat ng hayop. At ang isa sa lumapit sa kanila nung araw na yon, itong ahas. Ang matindi nga lang po dito, ito'y nagsalita. At anong sinabi ng ahas? Sabi dito, ang ahas ang higit sa lahat na tuso kaysa alinman sa mga mahirap na mailap na hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. First, pansinin natin, mailap o siya po ay tuso, hindi katakataka. Sapagkat ang ahas, in all its form, ito po yung hindi mo makikita kasi nagkukulay siya sa lupa. Pangalawa, gugulat ka na lang, natuklaw ka na without warning. Tuso talaga. Sabi po dito, sinabi niya sa babae, sinabi ba talaga ng Diyos na huwag niyong kainin ang mula sa anong alinmang punong kahoy sa halamanan? Challenge nitong ahas na ito kung ano yung salita ng Diyos. Kaya dito niyo po matututunan itong mga kuya at ate na ang trabaho ni Satanas ay hindi para pasamain ka per se. Ang trabaho ni Satanas hindi per se pahirapin ka. Hindi trabaho ni Satanas na ikaw ay tinatawag na pagbigyan ng sakit. Ang trabaho ni Satanas ay hamunin ang salita ng Diyos sa buhay. Bigyan ka ng perverted, baligtad, taliwas na pagkaunawa sa salita ng Diyos. Una pa man, ito na po yung nangyayari hanggang sa kapanahunan po natin. Ito po yung pinipervert ng kaaway, yung salita ng Diyos sa ating buhay. Sinabi naman ng babae, makakain namin ang mga bunga ng punong kahoy sa halaman. At this point, tama siya, yung babae. Pero sa nagkamali ang babae, subalit sinabi ng Diyos, huwag niyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halaman. Dito pa rin, tama pa rin siya. Huwag ninyong hihipuin. Napansin niyo po ba yun? Up to that point, huwag kakainin, tama. Pero yung hihipuin, doon na siya nagkamali. In other words, ano kaya ang mga kukuha nating lesson dito? Ang tunay na unang inaatake ng kaaway, yung mga hindi mabad sa salita. Kung meron po kayong kilala na dati mong kasama at naakay sa maling katuruan, isa lang ibig sabihin nun. Hindi siya nanlamig. Hindi siya dahil sa mahinang pananampalataya, kundi hindi siya nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya siya po ay naring lang. Kaya siya po ay nawala.
sa pagpapatuloy sa Panginoon. Kagaya ni Eva, siya po yung unang inatake. Siya po yung unang bumagsak. Siya po yung tawag nga ng Biblia, she was the first to be deceived. Sabi sa mga New Testament verses. So, bali sinabi ng Ahas, tiyak na hindi ka mamamatay. Ina-establish agad yung lie, no? Tiyak na hindi ka mamamatay. Sapagkat nalalaman ng Diyos na kayo na kapag kayo kumain, ay mabubuksan ang inyong mga mata. When the lie was established, ang dali nang siraan ang Diyos. Nasiraan agad ang Diyos. Sabi dito, alam ng Diyos na pag kumain ka niyan, ikaw ay mabubuksan ang mata. Ibig sabihin, parang pinagtataguan ng Diyos ang mga tao ng mga benepisyo, mga extra bonus. Dapat may tatanggapin kang bonus eh, kasi hindi binigay sa iyo eh. Binulsan ng boss mo. Parang ganun ang kine-create niyang pagsisinungaling. Sabi nito, at kayo'y magiging kagaya ng Diyos na makikilala ang mabuti at masama. And down, the story goes. Alam niyo na po ang nangyari. At this very point, hook na po si Eva. At hindi lang po yun, naakay niya po ang kanyang asawa na si Adan. Therefore, anuman ang kadahilanan ng Ahas, nagpasya itong maghimagsik sa Diyos na lumikha. Ang Diyos na dapat igalang, paniwalaan, at ay kanyang minalian at pinasinawalingan sa mga taong tagapagpamahala ng daigdig. So yun po yung binabasa natin kanina. Ang Ahas ang unang naghimagsik at sumunod dito ang tao sa halip na sumunod sa Diyos. Marami pa ang mga natukso sa landas na ito sa mga nilikhang makalangit. Yan. So hindi lang po pala si Eva at Adan sa mga unang araw at ang Ahas, kasi sinundan pa po ito ng marami pang mga rebelyon. Maaring narinig niyo na po ito sa mga turo ng mga kuya noong nakaraan. Papasadahan lamang po natin ng mabilis. Una na dito yung mga tinatawag na anak ng Diyos. Mga Elohim po ito. Sabi dito, nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao. At sila'y kumuha ng kanilang mga asawa mula sa lahat ng kanilang mga mula sa lahat ng kanilang pinili. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi na laging mananatili sa tao sapagkat siya'y laman. Subalit ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon. One, what do we see here? Itong mga anak ng Diyos na ito ay tinatawag itong mga Elohim. Itong mga heavenly beings na ito, may nakita sila sa mga tao na wala sa kanila. Kinainggitan siguro nila. They lusted after the sons of men. No? Nagkaroon sila ng pagnanasa sa mga anak ng tao, kaya sila po ay humanap ng mga asawa among the people. Now, pwede mo tanong, paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Well, precedence. Si Satanas ay nag-anyong Ahas. Ito mga Elohim na to, na gumawa ng kasamaan, hindi ba sila pwedeng mag-anyong tao din? And in fact, sabi sa verse 4, ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yun. Kaya pagkatapos nun, sila ang naging mga anak na mga nakipagtalik sa mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao. There were giants. I don't want to dwell on that. Pero magandang marinig lamang to. Hindi ito makakadagdag sa inyong Christian life na malaman na may mga giants noon, pero maganda lang malaman. No? I don't want to dwell on that. Ito ay tuturo ng ating mga pastor sa mas malaliman pa. So sila po yung mga unang anak ng Diyos na sumuway, sumunod sa yapak ni Satanas. Sunod, sila rin daw po yung mga sapagkat kung hindi pinatawad ang Diyos sa mga anghel na magkasala sila, kundi sila'y binulid sa impyerno, nilagyan ng mga tanikala ng kadiliman upang ingatan hanggang sa pag-uukom. Ikalawang Pedro 3:4. Kung ngayon, ang Panginoon ay marunong magligtas sa mga banal. Amen. So ito pa, hindi lang po pala itong mga anak ng Diyos ang sumunod. Meron pang mga gumawa ng mga hindi tama o mga anghel na Elohim na gumawa ng pagkakasala sa mata ng Diyos kaya sila hindi pinatawad. Sunod, ito pang mga Elohim na to, mga pinarusahan din ng Diyos. Sabi po sa Awit 82, aking sinasabi, kayo'y mga Diyos. In fact, this verse, my dear brothers and sisters, was a verse that Jesus used to escape the mob against Him. Nung time na siya'y nangangaral na sinasabi niya, ako ay anak ng Diyos, nagagalit ang tenga ng mga nakikinig sa kanya, mga Pariseo. Sinasabi nila, paano ka magiging anak ng Diyos? Ang tatay mo ay ang Diyos. Isamantalang ikaw ay tao, kilala nga namin ang mga magulang mo. Kilala namin mga kapatid mo. Sabi ni Jesus sa kanila, hindi ba nasusulat, kayo'y mga Diyos?
He used this verse, although gusto ko lang po extrapolate na itong mga verse na to nung unang panahon, ang mga kultura ng Israelita, they are aware that there are Elohims around. They are aware. Aware ang Diyo, ang mga Hudyo na mayroong mga Elohim. Kaya tayo, ngayon lang tayo nabubuksan sa mga ganitong pagtuturo. Hindi natin to alam dati. Hindi nga natin kaya interpret to dati. Hindi natin maunawaan bakit sinasabi ni Jesus Christ kayo yung mga Diyos. No, ngayon medyo nagkakalinaw na nire-reveal sa atin unti-unti, natatanggap natin unti-unti na noon pala meron talagang mga Elohim na nag-i-exist sa palipaligid, lalong-lalo sa panahon ng mga Israelita. Kaya sabi dito, kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan, gayon may mamamatay kayong tulad ng tao at mabubuwal na gaya ng sino mang pinuno. They were punished and condemned to be in hell, kasi meron din po silang mga ginawang pagkakasala kagaya ng mga tao. Punishment will be meted or bibigay ng Diyos ang kaparusahan wherever it is found. Tao o Elohim, sila po ay parurusahan ng Diyos. Kaya sa kahuli-hulihan, sabi dito, ang lahat ng sumusunod ay napapailalim sa sinong sa pamumuno ng ahas na makikilala sa kasaysayan na matandang ahas, dragon, satanas at diablo. Ito yung sinasabi ko kanina, na dapat tayo mga Kristiyano maging matalino tayo. Why? Kasi hindi tao kalaban ng tao. Hindi tao ang kalaban natin. Pag meron pong mga kaopisina na gumagawa po ng di tama, o sa panahon po natin lumalaganap yung nalulungkot po ako ng aking pamantasan ng Lungsod ng Maynila, inaalaw na po nila yung pagpapagsusuot ng alibaw, kung ako po ay binabae, pwede na ako magsuot ng pambabaeng damit. Actually, nag-post nga ako sa Facebook, sabi ko, mga duwag kayo. Sabi ko, kayo duwag, hindi nyo kayang pangatawanan ang isang katotohanan at ina-accommodate nyo ang hinain ng iilan. No? Hindi silang kalaban natin. There is a spirit influencing these people. Pag mayroon pong gumagawa ng masama, they are not the real enemies. There is a spiritual realm influencing these people. Ang mga anak po ba natin ay parang naliligaw ng landas? There are spirits influencing them. Sabi po dito ng Biblia, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga may kapangyarihan di nakikita na nagahari sa sanlibutan at sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Therefore, meron pong army which is against us. If you think and if you believe you are part of the army of God, you have an enemy. Whenever you feel na ikaw ay gagawa ng kamalian, natutukso ka, don't think na ito ay parang random lang. No, you are being influenced. Ikaw ay tinutukso, ikaw ay binubulungan, at mayroon kang kalaban. Therefore, kailangan natin maintindihan na ito po ay ating pong ma-realize. Therefore, we need the armor of God. We need a full life na buhay, laging gising, laging ready. Pag sinabing ikaw ay sundalo ng Diyos, naalala ko, pag sinabing ikaw ay sundalo ng Diyos at ikaw ay nasa gitna ng laban, isa sa mga critical na pag-uugali ng isang sundalo ay, ano? Alam niyo kung ano? Matapang, malakas, hindi. Madaling magising. Hindi ka pwedeng tutulog-tulog. Madaling magising pag may atake. Hindi po pwedeng tutulog-tulog ang mga sundalo. Kasi maagawan ka ng armas o baka mabaril ka ng walang kalaban-laban kasi mababaw ang tulog mo. Dapat isang mata lang. Oo. Oh. Alam niyo po, magtanong po kayo sa lahat ng sundalo, lalo-lalo na po yung mga scout rangers. Isa po sa kailangan nilang skill is mababaw lang tulog nila. Hindi sila pwedeng malalim matulog, kundi patay sila. Tayo rin mga Kristiyano, ganun din po, hindi tayo pwedeng tutulog-tulog. Maa-atake po tayo ng kaaway. Hindi ko po kayo pinariringgan. Kung kayo po inahantok sa oras na ito. Walang personalan. Totoo lang. Siguro sabi ng kaaway, naniisip pa itong mga ito. Nagimagsik din ang mga tao, sabi dito. Pero nga yung kinikwento ko kanina, nagtalo-talo ang mga saserdote at mga pariseo laban kay Jesus, sabi dito. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iniibig niyo sana ako. Sapagkat sa Diyos ako nang galing, hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako
bakit di niyo maunawaan na sinasabi ko? Sabi ni Jesus, hindi ba ito'y dahil sa ayaw niyong tanggapin ang tinuturo ko? So sabi dito, ang diablo ang inyong ama. Why? Ang kagustuhan niya ang ibig niyong gawin. Sabi dito, noon pa man siya ay anong maugali ng diablo, mamamatay tao. Kung tayo po ay natutuksong magkaroon ng ngitngit at galit sa kapwa, ito po ay form ng pagpatay. Hindi siya pumapanig sa katotohanan. Wala pong katotohanan sa kanya. Sabi pa nga dito, siya ay talagang sinungaling. Siya ang ama ng kasinungalingan. Why is he called Father of Lies? Kasi day 6 of creation pa lang eh. Nagsinungaling na agad itong si Satanas. Therefore, alam na po natin, meron po talaga ang pinagmulan, ang kasamaan. So sabi dito, sa katotohanan ng paglikha, hindi limikha si Yahweh ng Diablo. Ito'y nilikha na mabuti na piniling maging masama. Hindi nilikha ng Diyos ang mga shedim, daimonyon, o unclean spirits. Ang mga ito ay lumitaw na lamang mula sa mga anak ng Diyos na sumama, nagimagsik at nag-asawa ng mga anak ng tao. Hindi lumikha ang Diyos ng mga anghel na masama. Ang mga ito ay mga anghel na maputi na sumama dahil piniling sumunod sa yapak ng ahas. At hindi lumikha ang Diyos ng taong masama at mga tinalaga sa kapahamakan. Walang ganun, ha? Hindi tayo naniniwala dyan na mayroong nilikha ang Diyos na destined for hell. Hindi tayo naniniwala na may mga nilikha na destined for heaven. Hindi tayo naniniwala dyan. Ang tao mismo ang pumipili ng pagsuway sa Diyos. Kaya siya ay hinahatulan. So, sunod po, akala niyo po tapos na, no? Sabi naman, bilis naman, tapos na. Pinaintulot ni Yahweh ang kasamaan ayon sa kanyang line. Wow. Yung kanina, tungkol sa mga kasamaan, meaning mga evil deeds. Ito naman yung mga masamang pangyayari sa buhay natin. Pinaintulot daw ni Yahweh ang kasamaan ayon sa kanyang line. Now, I want to be personal in this. Ang kasamaan sa buhay ni Job. Pag pinag-aralan po natin ang kwento ni Job, which is very popular and known to everybody, ang una nating makikita, God allowed all these sufferings in his life. Therefore, contrary to the common belief na hindi kailangan gamitin ng Diyos ang kasamaan para gumawa ng mabuti, hindi po. In fact, he allowed this kind of evil things to happen to Job because he has a purpose. Meron siyang gustong ma-achieve sa buhay ni Job. Sabi dito ni Job, hindi mo ba naiintindihan ang iyong sinasabi? Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bibigyan din tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. The test, Job passed. Yung pinaintulot pala ng paghihirap ng Diyos sa buhay ni Job ay isa palang pagsubok. Isang pagpapatunay na itong tao ito ay tapat pala sa Diyos. Tayo po, gusto ko pong mangi-honest sa inyo, ano? Madali kasi mag-praise and worship pag ano eh, maganda yung nangyayari, pag bagong sweldo, pag hindi nag-aaway ng asawa mo. No. Kasi, ano ba, pag nag-aaway kayo ng asawa mo, tapos dadating kayo sa church, hindi niya maitaas yung mga kamay. Kasi pag nagtama yung mga siko niya, hindi po ba? Pero pag maayos ang relasyon niyo, pwede pa kayo maghawak ng kamay sa pagpupuri sa Panginoon, hindi po ba? No. Madali magpuri sa Panginoon eh, pag magaganda nangyayari. Paano kung along the way, meron pong hindi maganda nangyayari? Magbabago po ba yung damdamin natin? Gusto ko po kayo paalalahanan. Kung makikita niyo po sa pagtuturo na ito, na minsan pinahintulot ng Diyos ang masamang pangyayari sa buhay natin, dahil sa kanyang layon, malalabanan po natin ang pagtatampo. Amen. Pagtatampo sa Diyos. Malalabanan po natin. Kasi hindi po perfecto ang mundo. Nakaapak pa rin po tayo sa lupa. Magkakasakit pa rin po tayo. At sa kawaliwian, mamatay tayo. Kaya kung mauunawaan at ngayon pa lang tatanggapin mo na ang pahintulot ng Diyos ang mga masama sa ating buhay, mauunawaan mo na mayroong ultimate purpose ang Diyos sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Tama po ba? Amen. Ang Diyos po aba ay mabuti sa panahon na mabuti? Amen. Amen. Ang Diyos pa rin po ba ay mabuti sa panahon na hindi mabuti? Amen. Amen. Para po ang Diyos aba. God remains good. Ano man pong pinagdaraanan natin, mayroon tayong karamdaman, mayroon pong pagkukulang, you just simply say, God, you are still good. Huwag kang magtatampo sa Diyos. Paglabanan mo, kapatid, lalong-lalo na ikaw ay mananampalataya. Sabi dito, pinaiintulot ng Diyos ang kalamidad. Sabi dito,
walang anumang bagay na nangyayari nang hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Sabi sa Lamentations 3:37, nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang masama at mabuti. Bakit tayo magre-reklamo kapag tayo'y pinarurusahan kung dahil naman ito sa ating kasalanan? Nakasulat pala sa Bible yan. Bakit tayo magre-reklamo pag tayo daw ay napapalo? Siyasatin natin ang at suriin ang ating pamumuhay at tayo'y manumpali kay Yahweh. Dumulog tayo sa Diyos at tayo'y manalangin. Kami nagkasala at naging magsik at hindi mo kami pinatawad. Binuhay mo yung parusa na dumating sa bayan ng Israel sa panahon ni Jeremias nung inawit niya itong panagoy na ito. Nagbukas ng puwang sa kanyang puso na suriin niya yung kanyang sarili. Hindi na lang natupad ng layon. Natupad yung layon noong kalamidad. Natupad yung purpose bakit pinahintulot ng Diyos ang kalamidad sa buhay ng mga Israelita. Kasi sabi ni Jeremias dito, siyasatin natin ang ating pamumuhay. Bakit pa? Pag magaganda po ba nangyayari sa buhay natin, nagsisiyasat ba tayo? Hindi, ini-enjoy natin. And sometimes, God allows us to pause. Babaan pa natin. Sobrang sipag sa trabaho. Sobrang hataw. Magkakasakit. Ano sinasabi ng Diyos sa'yo? Magpawa ka naman. Those moments that allows us to pause, allows us to think and reflect. Baka may mali sa ginagawa natin. Baka may mali sa pamumuhay natin. Dapat natin ma-realize to na God is so in control, is so loving to us, sometimes has to allow bad things to happen for us to reflect. To find reasons bakit mo pinahintulot ang mga bagay nito, Lord. At hindi ko sinasabi at ginagarantiya na malalaman mo ang sagot. Pero ang, at least ang kinaganda, huminto ka sa maaring maling ginagawa mo at nagre-reflect ka. Amen po ba? Amen. Sunod, lahat ay kapasyahan ng Diyos. Sabi dito, lahat ng nangyayari daw po ay kapasyahan ng Diyos. Ako ang lumikha ng dilim at liwanag. Ako ang nagpapaintulot ng kaginhawahan at kapahamakan. Ako ang si Yahweh ang nagpapasya ng lahat ng ito. Biruin mo, lahat pala talaga ng nangyayari, although masakit aminin, at sana wag na pong i-justify ng mga Christians na pag may nangyayaring pangit, eh, o hindi Diyos ang may gawa niya, na. Hindi, dumaan sa kapahintulutan ng Diyos yan. God is so unapologetic. The Bible is unapologetic. Hindi siya nagsasorry, eh, sorry, ah, nagkamali ang Diyos. Walang ganun. Inaamin ng Biblia na pinahihintulot ng Diyos na may mangyaring di maganda. Pinahihintulot ng Diyos ito at ito ay hindi po niya sinasabihan na sorry. Sorry, dapat di ko ito ginawa. Hindi niya pinapakita ng Biblia na ito ay alam ng Diyos, kontrolado ng Diyos. At nung nakaraang pandemic, akala po natin, ang akaaway, nagre-rejoice siguro. Hindi na tayo nagkikita-kita. Wala ng physical fellowship. Wala nang nagbe-breaking of bread. Wala na nakakapag-worship kasi pag-worship time na, pinapatay na yung screen. No? Wala na yung nagsusot ng Sunday dress kasi pag naumati ng worship, nakapajama. Akala ni Satan, mapipilay niya ang gawain. Pero God is in control. God was in control. Sabi dito, kapag may sakunang dumarating sa lungsod, hindi ba si Yahweh may gawa nito? Nakakalungkot lang at mahirap tanggapin na, Lord, you allowed yung matinding bagyo noong nakaraan. Lord, you allowed Yolanda to happen. Lord, you allowed the Holocaust to happen. Hindi ko sasabihin na nalugod ang Diyos nung ginawa niya ito, but He has a purpose. Lahat po ng dumadaan sa buhay natin, may kapasyahan ang Diyos at mayroon siyang dulong layon sa lahat ng dumadaan sa ating buhay. Hindi ko kayang ipaliwanag sa lahat ang bawat instances ng mga nangyayari ito, pero if you believe in God, you know that everything happens for a reason. Amen? Palakpan po natin yung sampasahan. Kaya, kayang magdisiplina ng Diyos sa ganang sarili niya. Hindi niya kailangan po na ano pa ang gawin, kundi kayang-kaya ng Diyos tayo ay bigyan ng pagdidisiplina. Sabi dito, anak ko, huwag mong ipagwalang pakala ang disiplina ng Panginoon. Huwag kang manlupaypay kung ikaw ay sinasaway ng Diyos. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. May mga biruan pa nga eh, na pag ikaw daw po ay hindi na nakakaramdam ng pagtapik, pagpalo ng Diyos, baka ikaw ay tinuturing na anak sa labas. Sabi ni Kuya Ronald dyan, hindi ako ah. Pero nasa Bible po talaga yan. Pinahihintulot ng Diyos na kung minsan makatikim tayo ng pagdidisiplina,
Pero ito po ay pagpapakita pala na tayo'y mahal ng Diyos. Kung paano ang mga anak po natin ay pinaghihigpitan natin, hindi dahil sa hindi natin sila mahal. In fact, mahal po natin ang mga anak natin at ang paghihigpit, pagdidisiplina ay paraan pa rin pala ng pagmamahal. Minsan, pinasasakitan tayo ng ating mga magulang, binibigyan tayo ng kaparusahan, hindi dahil wala ng pag-ibig, kundi part pala ng pag-ibig ang pagdidisiplina. Hindi ko po ito sinasabi lang kila Emoy at kay Zoe. Ina-apply din po natin to sa ating mga personal na buhay. Amen ba, Emoy? Zoe? Lahat ay naaayon sa layon at plano ng Diyos. Sabi dito, dahil kay Kristo, tayo rin ay naging pag-aari ng Diyos na ano daw? Sino daw itong Diyos na to? Na siyang nagsasagawa ng lahat ng bagay na ayon sa layunin ng kanyang kalooban. Lahat daw na nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano, mayroong kapahintulutan, mayroong direksyon, mayroong pagmumulde ang Diyos sa ating buhay. Ano ang po yung pinagdaraanan natin ngayon? Kung tayo po isensitibo lang, masisense po natin na ginigiya pala ako ng Diyos sa mainam at mabuti. Mayroon palang ginagawa ang Diyos na hindi ko nakikita. It was July of 2018. Hindi ko kayo kwento. Kwento na naman to. Ay, napangani ko yari. Pag sinabi ko kwento, maayos na mo kwento. Kwento, popcorn? It was July 2018. Hindi ko may sabi sa lahat eh. Pero sa totoo, wala na akong trabaho nun. Lumalabas ako naka-uniform eh. Pero sa totoo, wala akong pinupuntahan. I was looking for a job. Because binigyan na ako ng garden leave. May 2 months pa ako, pero hindi na ako pinapasok sa opisina. Ganun sa mga corporate eh. Garden leave na. Bayad na yun. I was looking for a job. The first day, I sent 50 emails looking for a job. Looking for a job. Lahat ng mga contacts ko, lahat ng mga kaibigan ko, sinasabi na, Michael, I know you're good, but we don't have vacancy. Nakatid ko si Kuya Benji, si Kuya Lindon. Yes, di ko masabi sa kanila na, wala akong trabaho. Naghahanap akong trabaho. No. But that was July. I think June, kasi nagbakasyon kami. At nung pagbalik namin ng July dito, o bago ako magbakasyon, nagsabi na ako, sa totoo po mga kuya ate, wala na po akong trabaho sa Riyadh. At ako po ay nakakuha ng trabaho sa Kubad. Inipat ko na po yung mag-ina ko pagbalik namin dito ng July. Yung pag-atin namin dito, huling atin na namin yun. At diretso na kami sa Kubad ng weekend na yun. Marami na lungkot, lalo na si Kuya Jade. No. Hindi ko rin maintindihan bakit ako dinala ng Panginoon sa Kubad. Ano mo? Ang tinding pagsubok nun. Pero mo, buhati mo yung buong pamilya mo, lipat ka, pang-apat na besa namin naglipat. Yung mga cabinet namin, ganun na yung paa eh. Bengkong na brad eh. Kaka-transporting. Hindi ko alam bakit ako dinala ng Panginoon dun. Pero doon ko nakitang nagseryoso ng paglilingkod sa Rizal. Doon ko nakitang naglilingkod sa Emma. Doon ko nakitang nagseryoso ako sa Panginoon talaga. Nagsiserve na ako. Yes, pero nagkaroon ako ng panibagong passion. Sabi ko kay Rizal nung araw na lumipat kami, this is a new leaf. A new page in our life. Nagseryoso tayo sa Panginoon. 4 years I stayed in Kupar serving the Lord. So Bible study and worship team. In fact, a few months before ako makabalik dito, tapos na kami ng show, tsaka naman ako sunod-sunod na na-assign na mag-preach. In fact, yung unang preaching ko sa Kubar noon, naiyak ako. Hindi ako naiyak dahil sa preaching ko, kundi naiyak ako na, look, tagal na, no? For the first time in a long time, I'm able to stand to preach in the pulpit. So mukha't mo. Last month na naman, ang desisyon na naman kaming lumipat. Balik na naman. You know, the reason God said to them, pinag-mature kami ng Panginoon. What the devil has planned against us, God planned for the better. Amen. Amen. Papampo natin ang Panginoon. Hindi magsasabi, babato ka ng Diyos sa Kubar. Hindi mo sasabi na anong purpose mo.
parang na randomly na pag-tripan ka ng kumpanya, randomly na pabayaan ka ng God has greater plans for my life. I saw God nurturing us, making us grow, showing our faults, mga pagkukulang, mga panghihina na dapat magkuhin. Because God had better plans for me. And now I stand before you, hindi po ako produkto ng mga pakana ng Diablo. Ako ay produkto ng isang makapangyarihang Diyos na hawak-hawak ang buhay ko. And it is true also sa inyo. Kayo po ay produkto ng isang Diyos na makapangyarihan, minumolde ang iyong buhay for God's ultimate purpose na ang buhay niyo magamit sa Panginoon. I remember Kuya Ronald Liangkoko. Ma-attend lang, kabiruan lang. Pero nakikita niyo po ang kanyang buhay, ginagamit niya sa Panginoon. And it is the same with all of you today. Whatever the devil has planned against you, God is overworking on it, overriding it, because God is sovereign. God used the bad things planned against you for His ultimate purpose. Ito po ay naranasan. Misa pa, palakpan natin ang Panginoon. Malakas. Hallelujah. Sumipa si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Mangyayari ang aking balak at matutupad ang aking layon. Sabi, ang mga binabalangkas ng mga bansa, ang kanyang mababagot, mawawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ni Yahweh, hindi masisira, ito'y mananatili. And this is true in everyone's life today. We are all recipient of the power of God to overturn things na minamasama ng kaaway, ngunit pinapaganda ng Diyos. Kaya ng Diyos na baguhin ang ating sitwasyon. This is a cry of Hannah. Hindi siya magkaroon ng anak. Hindi siya magkaroon ng sariling anak, samantalang yung pangalawang asawa ng kanyang asawa ay halos every year ay nagkakaanak. At sa panahon noon sa mga Israelita, isang pagpapala ang magkaroon ng anak. Ngunit umiyak si Hannah at nang siya'y binigyan ng Diyos ng anak, sabi dito ni Hannah, "Ikaw, O Diyos, ang may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maari mo kaming itapon sa idigdig ng mga patay at maari rin buhayin muli. Maari mo kaming payamanin o pahirapin." Wow! Pwedeng payamanin, pwedeng pahirapin. "Maari mo kaming ibaba, pwede mo rin kaming itaas. Mapapadakila mo kami kahit kami pinakaaba. Mahahango mo kami sa kahirapan kahit gaano kami ang pagkadukha." Napakasarap pong makita at malaman na may kapangyarihan talaga ang Diyos na itaas ang buhay ng mananampalataya. Nananampalataya po ba tayo dyan? Amen. Yan po ba ang ating Diyos na pinananampalatayanan? Purihin natin ang Diyos minsan pa. Hallelujah! Malahati sa iyo, Panginoon ng Diyos. Sa aking lagom, ano ang malamig? Ano ang unit of measure ng cold? PMY. Do you know? At is always, sa mga nasa science related at engineering related, meron bang unit of measure ng cold? Wala. Sapagkat ang cold is the absence of heat. At ang cold ay measured by negative degrees Celsius. Sabihin, wala talagang heat. Walang existence ng heat. Kung paano, ano ang dilim? Nasusukat ba kung gaano kadilim? Hindi. Sapagkat ang darkness is the absence of light. Ang light o ang liwanag ay sinusukat, hindi kung gaano kadilim. At, ano ang masama? Ito ba'y likha ng Diyos? Hindi. Sapagkat ang evil is the absence of truth. In fact, it is the absence of God. Pag wala ang Diyos sa buhay mo, puro evil mangyayari sa buhay mo. Amen. Ngunit kung nandoon ang Diyos, kahit evil, good pa rin yan. Amen? Amen. Kahuli-hulihan, kanina pa ako nagsasabi kahuli-hulihan, nainip na ata ang mga kapatid, hindi pa nanatilihin ni Yahweh ang kasamaan sa habang panahon. Bibilisan ko na lamang po, hahatulan ang Diablong naghihimagsik. Sabi sa verse, umakyat sila sa malawak na lupa at pinaligiran ng kampo ng mga banal. Ayun, sa 10 na lang po tayo. At ang Diablo na dumaya sa kanila ay nihagi sa lawa ng apoy at asupre na kinaruroonan din naman ng mga halimaw at ang bula ang propeta. At sila'y pahihirapan araw-gabi magpakailanman. Itong Diablong nagsisinungaling, itong Diablong nag-iimpluensya, itong masamang espiritong nagbibigay ng mga kasalanan na nagdudulot ng pagkakasala sa atin, may katapusan sila. Sila ay parurusahan sa kumukulong apoy. Sila ay parurusahan ng Diyos sa kahuli-huli ang araw at may katapusan ang lahat ng masamang elemento o spiritual na mga
kaharian na ito. Sunod, kasama ng mga ibang espiritu at anghel, sabi din sa verse 41, pagkatapos ay sasabihan niya ang mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. The devil has his angels. Akala natin noon, pag nakakita tayo ng mga caricature, may demonyo sa gilid, may anghel sa gilid. No! Even the devil has his own angels. Mga anghel na sumunod sa yapak ng Diablo. Before, I wouldn't understand or wouldn't interpret it that way. Pero dahil ang ating mga pastor ay may pusong magturo, sila po ay nag-aral, nabuksan ang kanilang isip, pinapasa po nila ang kaliwanagan na ito. Na mayroong nag-exist po ng mga Elohim. May mga spiritual beings sa ating kapaligiran. And we fight a battle that is not against flesh and blood, but against the principalities, the powers of the heavenlies. Mga kapangyarihan na hindi natin nakikita. Pero sila rin po ay parurusahan ng Diyos. Kasama ang mga tao na gimagsig din. Sabi dito sa verse 13, at iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. At tinatulan ang bawat tao ayon sa kanilang gawa. Si Yahweh at ang kasamaan, dito ko po tatapusin ang aking mensahe, nilikha ba ni Yahweh ang kasamaan? Hindi nilikha ni Yahweh ang kasamaan. Ngunit, pinahihintulot ni Yahweh ang kasamaan ayon sa kanyang layon. Hindi rin naman pananatilihin ni Yahweh ang kasamaan sa habang panahon. Sa pagtatapos, ang banal na Diyos ay lumikha ng lahat, sa langit at sa lupa, sa mga tao at sa Elohim. Sila ay nilikha ng mabuti sa simula pa man. Ang tao at Elohim ay nilikhang walang kapintasan at tanging mabuti lamang ang nagagawa at nalalaman hanggang sa araw na piliin nila na gawin ang masama. Dito nagsimula ang kasamaan sa pasimula at ito hindi nagmula sa Diyos. Ang kainaman dito ay makapangyarihan ng Diyos na kaya niyang manaig sa kasamaan at banalang Diyos na kaya niyang panagutin ang kasamaan saan man ito matagpuan. At kung tayo dumaraan naman sa panahon ng masama, kailangan nating saliksikin ang Diyos at tunawain ang kanyang layon sapagkat siya lamang ang may kakayahang magbago nito. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ilagay po natin ang ating mga ulo at tayo po sumagi sa panalangin.